Ay, magandang hapon no, mga kabunyog, mga kakamping. Team Alapaap. Grabe yung sa Rizal kahapon, ano? Napapaiyak ako eh. Grabe tao. Umulan ha, umulan, pero hindi sila umalis, no? Sobrang ano. Ewan ko, pero hindi ako nakakakita mga boss. Hindi ko nakikita yung Police Asia kung nasaan, ha? Mukhang walang nilalabas na survey, ha? Baliktad na ho tayo. Kung anong uri itong isinisigaw nitong mga zombie, no? Itong aplikanteng isinisigaw nitong mga zombie na si Bebe. Baliktad na ho lang, ha? Baka makarepress din sa utak nila kung makakarating sa kanila to. Oo. Sigaw kasi parang zombie lang takas sila. BBM, BBM. Pakinggan nun natin. Mula sa binyong-binyong pisong ninakaw sa kaba ng bayan, hanggang sa malupit na pagpapahirap sa mga pumalang sa batas milip. Melchang ko ho to. Itala, may tuturing na isa sa pinakamadilim na bahagi ng ating kasaysayan. O, baka sabihin nyo naman, mga trolls, fake news to. O, GMA 7 to. Ang rehimeng Marcos. Pero marami sa mga bagong henerasyon ngayon, hindi batid ang pinagdusahan ng mga Pilipino. O, para ho ito sa mga bagong henerasyon. Ha? Pero anyway, marami na hong, ano, yung mga estudyante, lalo yung mga estudyante, o talagang ano naman sila, nagising na sila. No? Karamihan no, mga first time voters, eh, talagang si BP Leni ang sinisigaw, di ho ba? Noon, yan ang tinutukan ni Maki Pulido. Pinuri ng buong mundo ang People Power Revolution, ang mapayapang pag-alsa ng mga Pilipino para mapatalsik ang diktadurya ni Ferdinand Marcos noong 1986. 36 na taon mula noon, may bagong henerasyon na ipinanganak na hindi inabot ang panahon ng diktadurya. The proclamation of martial law is not. Tulad ng magkaibigan sina M, 22 years old, at Rex, 18 years old. Very shallow po yung ano niya, yung sa school po, parang okay, EDSA revolution ngayon, ito yung nangyari, nag-alsa yung mga tao, and then that's it. Very shallow po yung knowledge ko po, nakukonfuse po ako. Henerasyon sina M at Rex ng social media, at sabi ng mga nababasa at napapanood nila sa social media, golden age ang martial law. Gusto nilang mas maintindihan, kaya sa unang pagkakataon, binisita nilang museo sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City. Oh, yun yung mga gustong malaman ng katotohanan, bisitahin niyo yung bantayog ng mga sa Quezon City, oh, bantayog ng ano daw, ha? Umuta ko. Laman ng binabasa nilang poster ang ilang impormasyon tungkol sa mga nagbuwis ng buhay sa pakikipaglaban sa mga Marcos. Ang napansin ni M na kaedad niya ay si Eliezer Cortez, UP student leader at 22 years old nang mapatay ng mga sundalo. UP student leader din noon ang ina ng artist na si Jenny Cortez. Inaresto, kinulong ng solitary confinement at kinasuhan noon ng sedisyon sa military tribunal ang kanyang inang si Marikit Rivera. Wala pang isang taong gulang noon si Jenny, kaya ito lang ang tanging family picture nila. Hindi naman suddenly lang yung EDSA revolution, diba? Rampant yung rumors noon na at any time there will be a crackdown. So when EDSA happened, it was a great relief. Wala na yung threat na ganun. Sa datos ng Amnesty International, higit 3,200 ang pinatay mula 1972 hanggang 1981. Dami ha, 3,200? Aabot naman sa 70,000 ang illegal na ikinulong. Ayon naman sa grupong Families of Victims of Involuntary Disappearance, nasa 976 ang desaparasidos o mga biktimang nawala na lang at hindi na nahanap ang mga labi. Pero meron naman silang ano? Yan, disaparecidos ho na yan. Meron ho silang bantayog. Puro pangalan nga lang ho, wala hong tao. Sinampang class suit ng mga biktima sa U.S. Federal District Court of Hawaii, hinatulang guilty si dating Pangulong Ferdinand Marcos ng gross human rights violations. Sa pag-ikot ni na M at Rex sa bantayog ng mga bayani, napatigil sa... Ah, bantayog ng mga bayani pala, doon sa Quezon City raw to. Sila sa isa pang poster tungkol sa mga paraan ng pagtutorture ng mga sundalo ng martial law. Ilan dito, pangunguryente, pagsubsob sa inidorong puno ng dumi ng tao at ang water cure.
Isa si Judy Tagiwalo, dating kalihim ng DSWD, sa mga nakaranas ng water cure ng damputin noong martial law. Matindi sa first night yung water cure. Pahigain ka sa bench, tapos bumuhusan ka ng tupik sa ilong. Hindi ka makahinga talaga. Hirap, maghihirap na hirap ka. Ang pinaka-worst would be the second evening, malaking bloke na ng ice. Si ano pala to? Judy Tagawalo, naging ano pala to? Nakaranas pala to ng torture. Nilabas nila sa parang balcony na malamig at doon ako pinaupo. Several days bleeding ako nang eh. Pero wala sa mga pader ng bantayog ng mga bayani ang tungkol sa mga nakaw na yaman ni Marcos, kaya't naiwang bangkarote ang ekonomiya ng Pilipinas. Sa tansya ng PCGG, nasa $5 to $10 billion ang nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Ang sabi noong 2011 ng Luis Senador Bongbong Marcos sa panayam ni Jessica Soho, nasaan daw ba ang sinasabing nakaw na yaman ng kanilang pamilya? Where is it? Mm-hmm. They keep talking, we were hearing in 86, 87, 10 billion, billion this, billion that. Where is it? I haven't seen any of it. I haven't heard of anything. They just throw out these numbers, but in the end, we don't see any of these, Puro sinungaling talaga eh, ng mga boss. These staggering, as you call them, staggering amounts of money. Inulit niya yan noong 2016 nang tumakbo at matalo siya sa pagka-vice-presidente. Kaya sinasabi, ibabalik ko daw kung ano-ano. I cannot give what I do not have. I do not have what you have. I do not have control. I do not have any knowledge of any of the things. Once again, let me repeat, I cannot give what I do not have. Pero sa 30 taong paghahabol ng PCGG sa mga Marcos, may mga yamang nabawi. Pinakamalaki ang 35 billion pesos mula sa mga Swiss account ng mga Marcos. Nakuha rin ng ilang... Nabawi ho ito ah. Hindi ho ito kusang ibinigay ng mga Marcos. Nabawi ho ng PCGG. Dumaan ho ito sa legal na pamamaraan, korte, no? Property tulad ng dating 40 Wall Street Building sa New York, Olympic Tower Apartments, Herald Center, Crown Building, mga mansyon sa Beverly Hills sa California at Hawaii, mga painting at koleksyon ng mga alahas. Ang jewelry collection na nasa pangangalaga ng Central Bank, nagkakahalaga ng higit 1 bilyong piso. Dumating sila sa Hawaii, in-inspect ng customs yung ari-arian na dala nila galing sa Malacanang, 2 cargo planes. Ilang oras na nag-inventory ang customs, ang estimate ng customs. $5 to $10 million worth of assets ang dinala. Sabi ni Ruben Carranza, dating PCGG Commissioner, may mga hindi pa mabawing nakaw na yaman na ang administrator ay sina Imelda Marcos at Bongbong Marcos. Siya mismo hanggang ngayon ay co-administrator kasama ni Imelda Marcos sa pagpapatakbo ng mga naiwan na kayamanan ng tatay niya na ninakaw. Kaya alam niya kung saan ito, alam niya kung magkano ito, kailan lang. No? Yung Swiss leaks, no? May lumabas na istorya na mayroong bank account pa na nagsara lang noong 2006 ang isa sa mga tumulong kay Marcos na mag-money laundering sa Hawaii. Tinext na tinawagan namin ang kampo ni na Senadora Aimee at Bongbong Marcos, pero hindi pa sila sumasagot para magbigay ng pahayag. Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Yan ho yung sinisigaw ng mga zombie, BBM. BBM, ha? Alam niyo na mga boss, huwag lang magkakaroon ng milagro ng kadiliman. Wala talaga hong talo si BP Lenny. Nakikita naman ho natin sa mga rallies. Diba? Putok na putok eh. Diba? Tsaka ito kumbaga saan to? Return match. Abe, diba? Tinalo na to ni BP. Sa malinis na paraan. Pero yun na nangyari, pinagbintangan pa nila na dinaya siya. No? Which is talaga namang tanga na lang ang maniniwalang nadaya siya. Diba? Kanila lahat yung diba? Lalo yung Supreme Court na nagbigay ng desisyon na unanimous na walang daya ang nangyari. Tumaas pa nga yun lamang ni BP, diba? Ngayon, yun nung panalo ni BP noon na 14 million na mahigit laban kay Bongbong. Wala hong kadahi-dahilan ni Katiting upang yun ho ay bumaba. Bagkos, baka lumaki pa. Marami hong dahilan
para lumaki pa ho yun, yung 14 million plus na naging panalo ni BP sa pagka-vice presidente. Oh, magbigay kayo ng rason para yun ikumonte. Pero magbigay kayo ng rason para yun idumami. Marami. Oh, di ba? Bakit? Oh, ito mga rason. Nagtrabaho yung BP maski na parang ang tingin sa kanya ni Digong eh mahinang klase, pinakita niya. Oh, di ba? Hindi nagnakaw? Oh. Ano 'yan, ha? Ama pa siya, ama't ina pa siya doon sa tatlong eskolar. Oh. Kita nyo? Ito pa maganda. Lahat ho ng puntahan niya na mga lugar na siya ay natalo, yun ang ano niya, pinagsilbihan niya pa yun. Eh. Mga yun, mga lugar na yun, di ba? Yung iba, mga politiko, may mga ganyan eh. Natalo ko dito eh. Iba ugali eh. Mga politiko eh, ganun eh. Mga bingatibo na tinatawag, di ba? Eh si BP, nakita mo. May dala-dala siyang resibo eh. Nung pumunta siya doon sa mga lugar na kinatalunan niya. Diba? Oo. Iisa naman ang sagot. Iisa ang sigaw ng mga tao. Babawi kami. Oo. Babawi kami, babawi kami. Oo. Handa silang makipag-ano doon na tumayo ng matagal na panahon upang maintay si BP Lenny. Kung mapakinggan kung anong sasabihin sa kanila. Oh. Basta nagsalita na si BP, dito natalo ako noon 2016 dito. Ba, hindi pa siya natatapos. Babawi kami, babawi kami. Yun agad ang sigaw ng mga tao. Libo-libo ho yung tao. Ha. Hindi ho ko konti, libo-libo. At the same time, wala hong bayad. Oh. Sabi nga ni BP Lenny, ibang klase ito eh. Parati niya sinasabi. Nasa kanila ang makinarya, nasa kanila ang pera. Pero wala sila nang meron ako. Kayo yun. Kami. Yun ho yun, no? Kaya yung sabi mo, kukonti, mababawasan yung bilang ng 14 million plus na yun na ipinanalo niya kay Bongbong bilang vice presidente. Malabo ho yun. Eh, eto pa isa. Lahat ng universities, halos, state universities, oh, mga first-time voters, oh, wala hong rason eh. Wala hong rason. Ayan, sinusuyod na ng mga scholars niya, oh. Yung mga lugar, mga barabarangay, hina-house to house na po nila. Alam niyo mga boss, hindi naman sila ano eh. Yung ginagawa nitong mga ina na to sa sakripisyo, sa pangangampanya, wala namang ano sa kanila eh. Ang habol lang talaga nila eh. Tayo. Yung mabago ang sistema ng Pilipinas, ng politika sa Pilipinas. Oh, tapos na lahat yung anak niya, puro scholar. Oh, pwede na nga siya magpahinga kung tutusin. Hindi naman ho siya mahirap. Mabubuhay na ho si BP Lenny ng simpleng pamumuhay nang wala siyang sakit ng ulo. Oh. Eh masakit, sasakit ho ulo ni BP. Sa totoo lang, itong darating na kung mananalo siya sa iiwang utang ni Digong sa laki. Oh, sige nga. Oh. Masakit ho sa ulo niya 'yan. Oh. At 'yun, sinasabi niya. Lahat magiging transparent pati mga proyekto sa yung bill na sinasabi. Oh. Tsaka yun nga ano, wala ho sa itsura ni BP yung mandambong o hindi magbayad ng state tax o income tax return niya, wala ho eh. Wala ho siyang ganun eh. Mga simpleng bagay na hindi naman dapat sana inabot nitong si BBM, di ba? Oh. Wala pong rason para magkaroon ng ganyang, maliban na nga
yung magkadayaan. Oh. Yun ang Sara, o ano naman ang rason nun para manalo siya kay Kiko Pangilinan? Magbigay nga ho kayo? Mag-isip nga ho kayo kung ano meron si Sara na nawala kay Kiko? Pera, siguro. Eh, pero may pera rin si Kiko. Hmm. Ano ang ginawa ni Sara? Itong mga zombie na to eh, wala eh. Oh, makasigaw lang. Hmm. Sara, sa... Anong ginawa? Bukod sa nanapak na sheriff. Aba, teka. Matindi magalit ah. Bakit hindi ka nagalit do sa bumagsak na tulay sa Davao na hindi pa natatapos, bumagsak na? Baka pwede mo ring ipakuna ng picture eh, pagsasampalin mo lahat yung gumawa doon. Lahat ng karapatan, para magalit ka doon. Kung sino man ang kontratista noon. Oh. Yan ang dapat mong pagsasapukin. Oh. 'Di ba mga boss? Taka mo buti na lang hindi pa hindi tumindig. E paano kung natapos at saka bumagsak? Dumadaan ang sasakyan. Di nagka-leche-leche, may mga namatay pa. Oh. Wala, wala na yun. Basta yun na, report, bumagsak. Wala na, wala ka na marinig, di ba, mga boss? Hmm. Tsaka pa ulit-ulit. No? Yan ang sinisigaw ninyo. Na Duterte, Duterte. Pagbasihan nyo na lang, ho, yung Noel Duterte, Doktora Noel Duterte, anak ng kapatid ni Digong, si BP Leni ang sinisigaw. Napakasimple naman ho na yan eh. Napakasimple naman ho yan. Kung ano nakita nyo dyan kay Digong, wala ako nakita eh. Mula nung nangampan niya yung pagkapangulo, wala talaga. Parang kung magsalita, lasing eh. Hmm. Wala talaga. Hindi ko maintindihan. Ano? Ganun na ba? Ganun na ba katanga ang Pilipino? Maniwala kayo sa ganyang klaseng kandidato? In the first place, ang dami hong issue. Pero believe ako, no, hindi na, no, no, hindi pinipol power yan. No, si Era, pinipol power, as simple, simple na. Sa waiting lang eh. Tsaka yung, ano eh, Jose Pidal, Jose Bilardi account, na hindi binuksan yung envelope eh. Yun lang eh. Nakasimple. Napakasimple. Kung tutusin mo, barya lang eh. Sa mga nangyari dyan kila Gloria Macapagal Arroyo, ano? Ganun ba, mga friend? Ah. Ngayon to, no? Nagkakagulo sila sa paniningil doon sa 203 billion, ha? Na estate tax daw nito mga Marcos. No? Eh yan mo, yan eh. Sa tingin ko, next to impossible na ho yan. Yun nga 23 billion. Di nga nabayadan eh. Yan pang 203 billion. Oh. Lumayo na ho na tayo sa issue eh. Yan nung ano na yan eh. Parang ano ko eh. Malayo na tayo sa issue. Ang pinaka-issue dito, sa totoo lang ha, yun hong hindi niya pagbabayad ng income tax return. Yung hindi niya pagpapile ng ITR niya. Ng income tax return. Huh? Yung guilty verdict niya, meron siyang guilty. Convicted siya. Nakatakbo, yun ho ang issue rito, mga boss. Ha? Na dapat ang kalampagin natin sana maski ano pwedeng ipospon tong ano to kung tutuusin mo hanggang hindi nagbababa ng desisyon ng Korte Suprema kung yan eh pwedeng makatakbo o hindi kasi napaka-importanteng bagay ho niyan eh hindi ho yan ano eh eh ito lang ah all pwedeng ilagay sa Guinness Book of World Record yan ha? Convicted, tumatakbo sa pinakamataas na posisyon. Pangulo. Oh. Oh, ayan.
Anong dahilan para isigaw yan ng mga zombie? Oh, anong dahilan para ganyang kataas ang sinasabing survey niyan? Anong dahilan? Oh. Ano ginawa niyan para yan ang taas ng survey niyan? Ano? Ano? Anong kabilib-bilib diyan? Oh. To kalat niyo to. Baka may sumagot, pwede. Oh. Ayoko lang mag-live eh, kasi nga ayokong pakipag-usap sa tanga. No? Pero yun, oh, kumari kukuha ko ito nung ano, makakalat ito. Gumamit ko kayong utak nyo. May mga nagko-comment pa rin dito, bobo pa rin eh. No? Oh. Ano? Anong meron niyan para tumaas ang survey niyan? Mabuti kung sikat na pamilya yan sa mabuti. Oh. Eh, sikat ang pamilya. Sikat yung pangalan ng tatay niyan. Sa pangungurakot eh. Hanggang ngayon, di pa nga mabawi-bawi yung iba, di ba? Ano ba naman kayo, Pilipino? Ganyan ba kayo katanga? Aba, mahiya kayo sa sarili ninyo. Oo. Mabuti kung yung tatay niya ay talagang parang style ni Bipileri Robredo o Jesse Robredo o talagang nagmahal sa tao. Hindi naman eh. Oo. Diba? Naririnig nyo na ho lahat. Dokumentado. Pinipilit nyo pa rin yung inyo na matinuyan. Oh, eto na naman, napakasimpleng bagay. Ha? Mismong taga dun na sa lugar niya, Ilocos Norte, nagsasabi na walang kwentang ano yang walang kwentang politiko dahil parating ang wala daw doon o yung matanda din ng ano doon ng university. Oh. Sabi ng matanda, "He they could have done better." Oh. Hanggang ngayon yung probinsya niya no. Fourth class municipality pa yata. Ngayon sinisigaw ninyo, tatangan niyo naman. Dapat city na yan eh. Oh. Dapat maganda-maganda na talaga yan. At sabi nga ano ni Kaenteng, talo pa ng Benguet. Tsaka na si Kihog yata yung ilang taon na naman puro Marcos ang nakaupo dyan, di ba? Oh. Sinabi din ni Rudy Parinas. Oh. Mahilig mangutang. Lahat na nga yun eh. Lord, kayong mga tao. Wala akong pwedeng sabihin sa inyo kung hindi sobrang yung tatanga. Para kayo. Anyway, kung may pera nga, walang problema. Susunod lang naman kayo sa inuutos. Oh, pero iboto nyo pa yan. Iputres. Para kayong nagpakamatay dyan. Sa totoo lang. Kaya yun, malayo, lumalayo yung issue. Lumalayo yung issue. Ang pinaka-main issue dito, yung disqualification case niya o cancellation of certificate of candidacy niya. Kasi nga, convicted siya. Yun ang dapat asikasuhin. Mamaya na muna yung mga tax na yan. Na hinasabi. Naliligaw ho tayo, naliligaw. Naiiba tayo ng laan. Ang tumbok yung convicted siya, tumatakbo siya pagka pangulo. Yun ho ang ano dyan. Para sa akin, ngayon pa lang dapat gumalaw na tao. Kasi kitang-kita na eh, binababoy na ho yung Pilipinas eh. Binababoy na ho. Maliwanag ho yan sa sikat ng araw. Sabi nga ni Commissioner Ruena Aganson, BQ yan, disqualify yan. Sabi ni, paulit-ulit ako, Justice Artemio Panganiban. Justice. Dapat di kansilado ang COC niyan. Oh. Yun ho ang issue. Sinabi na rin ni Commissioner Ruena Aganson, what if pagdating niyan hindi rin siya makakaupo? Dasabihin ng kasi DQ yan eh. Sabi ng Supreme Court, oh.
di hindi rin siya ano, palit. Yun ho ang kamada na sinasabi ko. Pag nailusot ho yan, magulo. Magiging magulo. Kagaya rin na sinabi ni Christian Munsod. Talagang magiging magulo ho yan. Yun, eh, pero anyway, yun lang mata... Yun lang matalo si BP Lenin, malaking gulo na po yan. Paulit-ulit. Wala hong rason para yan matalo. Sa buong mundo, lahat ho ng mga Pilipino, New York, kung saan-saan, Canada, kung saan, ang lalaki ho ng rally ng mga Pilipino dahil nga sukan-sukan na rito sa administrasyon na to. Oh. At talagang nakakapanginig naman talaga ng balahibo na panindig balahibo. Mantakin may ilulusot na yan. Pag lumusot yan, sus Marios eh. Amno daw kanina kay Enzo Recto, kay Atorne. Ha? Marcos, presidente. Sara, vice-presidente. Makapagal Arroyo. Speaker. Pucha. Senate President Villar. Ha? Mga friend, mga boss. Hindi po tayo dapat magkaano rito. Mag-isip po kayo. Meron nung nanonood dito yung mga trolls. Mag-isip po kayo. No, wag na po kayong maging bahagi pa ng ikapapahamak ng kapwa ninyo. Pati naman po kayo, pahamak din kayo eh. Yung sinisweldo ninyo, sinisweldo sa inyo sa pagiging yan, na trolls. Eh wala na ho yan. After this, wala na. Wala na. Akala nyo ba, patuloy pa rin kayo magiging trolls? Nagamit na kayo eh. O, nabayaran na kayo, kaya kayo pwede na kayo itapon. O. Yun ho yun. Kasi ginamit kayo. Bayad kayo eh. Anong inaantay ninyo? Bibigyan kayo? O bibigyan kayo? Hanggang doon lang kayo. Sisigaw na naman kayo kung sakasakaling na yan. Na ikamada talaga, nayari yung kamada. Ando naman kayo. Sisigaw kayo doon, "We are the champion." Ganun lang kayo doon, para kayo mga timang. After that, wala na. Mantakin ninyo, mag-isip nga kayo. Labas-masok na naman sa Malacanang sino? Kibuloy. Si Gadon. Yan ho, magiging tao ng Malacanang. Yan ho. Pero yun nga, hindi mangyayari. Yung People's Court ho, yung People's Court, wala hong Supreme Court ho dyan. Pagka yung tao na may-ari nitong Republika ng Pilipinas, tayo ho may-ari nito eh. Yan hong mga presidente, kung sino-sino na yan, sumusweldo ho yan sa taxes ng Pilipino. Sabi nga ni Antonio Carpio, ha? Sa taxes ho na kinukolekta sa atin, yan ho ang kanilang sinusweldo, yan ho ang kanilang kinukurap, yan ho ang kanilang kinukurakot, yan ho yan, no? Balik ko tayo dito kay ano, yung Divisoria na benta pala, no? Ni Isko. Mariusip yung mga ito. Alam niyo ba yung Divisoria? Malaki utang na loob ko dyan eh. Kasi dyan ho kami, nung ako'y bata, meron ho kami karinderya sa Maynila. Dyan ho kami namamalengke ng aking ina, ng aming lulutuin, kanyang lulutuin, ako ho kasakasama. Madaling araw pa lang, abiyain na kami, dahil para makapagluto siya, makapagluto na at meron na kaming ititinda. Yan ho yan. Yan ho ang Divisoria. Kaya pala ganun. Alam niyo yung Divisoria? Yan ho ang pinakamura ng bilihin. Meron ho mga manggagaling sa probinsya. Luluwas ho dyan. Bibili dyan ng mga duster para ititinda rito sa probinsya. Kikita ho sila. Marami hong nakinabang dyan. Hindi lang ho yan Metro Manila. Lahat ho mura dyan. Prutas, gulay, isda, baka, baboy, lahat ho mura dyan. Oh,
Yung pala kasi, mura ang upa. Pakinggan ho natin itong si Hani Lacuna. Natin na lugi-lugi na tayo dito, kailangan po natin ng pondo dahil po ibinigay na po ng national government ang pagtugon natin sa COVID-19. Yan po yung 2020 eh. So, ang ginawa po nila, nakita po nila itong property na to na underdeveloped, hindi po natin nagagamit to its full capacity. So, nirecommend po ng Assets Management Committee na Alam niyo, nakakatuwa dito mga boss. Kung kailan pa lumaki ang budget ng Metro Manila, trillion na ho ay. Trillion ng utang, di ba? Trillion-trillion na eh. 13 trillion na eh. Kung kailan lumaki ang budget, at saka pa ngayon, nakipit ang Metro Manila. Di ba? Tsaka yun nga, nag-aalsa yung mga nagtakapwesto sa Divisoria na parang hindi sila ininotice eh. Ninotify na ibebenta. Bahala na si ano, si Lopez, yung kalaban niya. Yung anak yata ni Mel Lopez yun. Attorney Lopez din. Eh, magaling daw na negosyante, ayaw kay Ka-Percy, ha? Pero, ang hirap na... Nirecommend po ng Assets Management Committee na ibenta na lang po yan. So, nagdaan ho ba sa tamang proseso? Opo. Nagkaroon po ng public bidding, tatlo pong nagbid at may nanalo po. Sa halagang, I think, 1.4 billion. Okay. Nalugi ba ang Maynila? Hindi po. Kasi, yung binentahan po niyan, syempre, every year ho niyan, magbabayad na po ng taxes sa atin sa pag-develop po nila. In fact, mas malaki pa po yung taxes na ibabayad po nila sa lungsod ng Maynila kesa po dun sa natatanggap natin 25 years na po nakakaraan. Ang tanong dyan, no, mga boss, paano yung mga tao dun? Hindi, baka hindi pa tao si Hani Lacuna eh. Doon na nakapwesto. Divisoria talaga, lahat ng mura nandyan. Mura mga tela, lahat, basta mura talaga. Pagdating ng Pasko, talaga kita nyo naman, punong-puno ang tao dyan. Basta, dyan ho ang pinakasentro eh. Ha? Dyan ho ang punta, dyan ho ang agos ng tao dahil sa napakamurang mga bilihin dyan. Magmula sa sapatos, lahat. Mura. Mura talaga. Oh. Ba't di ko alam, may malapit lang kami sa Divisoria eh. Bilibid-biyaw lang kami. Isang sakay lang namin ng nanay ko, Divisoria ni. Eh. Oh. Oh. Ang dami hong pamilya ho diyan na ano. Grabe ho 'yan. Pero eh nakausap narinig ko naman si Isko, basta raw kailangan ng kanyang constituent, ultimo raw yung Pasky City Hall, bebenta niya. Minsan, ito si Yorme, iba rin magsalita ito eh. Ha? Parang hindi ko rin alam kung saan niya hinuhugot yung mga sinasabi niya, ha? Oh, mga boss, no? Eh, nakakatakot yung manalong pangulo ito. baka yung pinaglalaban natin na West Philippine Sea, mabenta na lang din eh. Ha? Oh, eh pag nagipit pala ito, binebenta na ito kung ano-ano eh. Oh. Ha? Oh. Di ba? Nagaya rin hindi ko, oh. Gi. Maghukay kayo dyan. Basta partihan nyo naman kami. Kawawa na po tayong masyado. Kawawa ho yung mga susunod na henerasyon. Pag ito pa hong grupo na to, pag nailusot pa to, no? Masyadong mabigat ang ano, laban ni Bipileni. Masyadong mabigat. At meron ako narinig kanina, George Garcia, yung siya pala ano, sa court, sa do COMELEC. Ah?
Yun sa kanya. Gusto niya mangyari. Eh, yung hindi pagdalo ng debate na pinatatawag, hindi dumadalo sa debate na mga kandidato, eh magiging grounds for disqualification. Oh, kailangan daw yun eh, maipasa sa susunod na eleksyon. Ang tawa ko. Ah, meron ba bang susunod na eleksyon? Pag nailusot itong eleksyon na to, nailusot ito si BBM na ito, tsaka ito si Sara, wala na. Wala na. Pero yun nga, magiging magulo ito. Yan nga, yun nga sinasabi. Dapat hindi na ho papayag yung tao na matuloy ho itong eleksyon na to. Nang hindi nagbababa ng desisyon kung dapat bang makatakbo itong front runner na to. Ha? Front runner na convicted. Hindi dumadalo ng debate. Ha? Pareho sila, dalawa. Oh. Front runner, ha? Only in the Philippines po 'yan. Pwedeng ilagay sa Guinness Book of World Record 'yan. Ha? Mahiya, dapat may hiya. Unang-una may hiya. Eh yan hong nangyayari na eh, walang hiya ho yan. Hindi ho marunong mahiya yan. Being a front runner, dapat po ito, ikaw ang agresibo mga pagdebate. Diba? And then, takot na takot ka sa debate. Oh, ano yan? Mag-isip nga ho kayo naman ho. Oo. Eh paano nga, ano nga isasagot niya sa debate pag pinag-usapan na tungkol sa korupsyon? Wala na. Eh korup sila eh. Oo. Muntakin ninyo mga boss up. Hindi na ho kami, hindi na ho ako nakikipag ano. Doon ho sa mga trolls na makakarinig nito, magdasal po kayo. Huwag ho kayong pumanig sa evil. Ha? Hmm. Yan hong ibinibigay sa inyong barya na yan, 500 o whatsoever, magsisisigaw lang kayo ng BBM Duterte, BBM Duterte. Ha? Pagkatapos ho nito, tapos na yan. Wala na. Ang nasayang po, pero magkakagulo talaga, magkakagulo. Magkakagulo. Pag wala ho kasi kung makita talaga eh. No. Oh yan na, wala na, nabulol na. Sira na, first seconds pa lang, hindi ko na masabi. Ayan na, yung favorite, ano nyo, super vlogger, major vlogger, andito na po tayo. Pag-usapan po natin. Si ano ho to eh, Richard Hidarian. Okay, ganun natin sasabihin niya, nakaiteres ako rito eh. Usapan pa natin yung latest sa ating very inspiring, very mature, very high level discourse, politika, and very principled, no? Pag-usapan natin yan. Wait lang ha, mukhang kailangan ko mag-respond a little bit to some of the... Bago lang ho itong vlog na ito commentaries, may letter pa nga to the editors of Philippine Daily Inquirer ang cool dun sa article ko about three scenarios if ever manalo si Bongbong Marcos. So may mukhang may mga nagagalit, hindi kasi binabasa yung instructions eh, hindi binabasa yung instructions. Sabi ko, scenarios, ginagawa po natin scenarios, hindi tayo nagpa-promote ng specific candidate over the other, kaya nga gumawa tayo din ng scenario for others. Today rin, pag-usapan ko, yung article ko rin, yung column ko, marami naman tayong columns eh, but the one that I try to explain is the one I do for, you know, our own national, local audience. Huwag masyado mga ibang international. Okay, pag-usapan ko naman yung why is Lenny picking up huge endorsement? Because this is the paradox. Kung maniwala tayo sa surveys, wait lang, speaking of surveys, lumabas ba yung Pulse Asia? Parang tapos na po ang March, wala pang lumabas. Usually, alam ko itong mga surveys. Wala pa raw yung Pulse Asia, di ba? Sabi ni Richard, ha?
agencies, mga every 2 weeks or something, that may nilalabas na sila during election time. Ayan. Baka nahihiya na yung Pulse Asia maglabas, Richard. ng mga peking survey, ha? Ayan, nakita ko lang biglang may disclaimer na lang yung Pulse Asia na may, kasi may na-release na kunyari daw Pulse Asia or something na medyo closer yung fight. Disclaimer agad. Ayan tayo. Anyway, wala pa naman yung mga survey. Na may na-release na raw yung Pulse Asia na medyo dikit na raw, nag-disclaimer agad, sabi niya. Pero balikan natin yan. Now, assuming the surveys are correct, which is, you know, talagang runaway na yung, ano, yung lead ni Junior. Runaway na raw yung lead ni Junior, ha? If the survey is correct, ha? Yung, ano, perfect attendance. Then, runaway na raw yung survey ni perfect attendance. Nag-ano siya, ha? Sino ba perfect attendance? Si Da Junior daw perfect attendance. Maganda rin pumitik si Richard Dagdarian, eh, no? Bakit may mga allies ni Pangulo Duterte? Bakit may mga even traditional politicians, politikos? Bakit may mga allies ng administration? Bakit si Tatay Digong mismo ay hindi nag-endorse? Kung talagang ganun ka-clear yung frontrunner, syempre, di ba? The basic laws of Philippine politics. Talagang, ito yung laws of... Bakit daw si Tatay Digong eh, hindi raw nag-i-endorse? Gaano? Bakit hindi nag-i-endorse? Kailangan pa ba yan? Tama na, ganda lang tayo. Bumilip siya doon sa rally ni, ano, ni Bibi Lenny, no? Kailangan ba mag-endorse si Digong? Boboto niya nga yung anak niya, pero hindi raw siya nag-i-endorse. Neutral daw siya. Anong neutral? Kung neutral yan, hindi makatakbo si BBM kasi nga convicted. At saka yun nga, maniniwala ba kayo na kung hindi siya nag-i-endorse, hindi siya papanik kay BBM? Eh, nandun nga yung anak niya eh. Hindi ba? Ano ba yan? Oh. Ano iniintay? Kaya natatawa ko kay Esko eh. Baka siya endorse ni Duterte. Wala si... Ano klase utak yan? Alam nga, ma-endorse siya. Tapos eh, i-endorse din kong ibang kandidato. Eh, yun ang kasama ng anak niya. Oh, sus Mariosep naman. Oh. Hindi naman kailangan maraming utak yan. Lord. Aben hindi ko. Hindi ako mag-endorse ng any candidate. Neutral ako. Pero boto ko yung anak ko si Sarah. Alam niyo? Siguro tingin din ko sa mga Pilipino talaga sobrang tanga na eh, no? Anak ng tinapay yo. Yan nga sinasabi ko. Ano man ang mangyari itong darating na eleksyon na ito, umaisa sa katuparan yung kamada, wala siyang alam dyan. Hindi ako, wala ako dyan, ha. Ayoko nga yan. Hindi ko nga in-endorse yan. Sabi ko nga, weak leader yan. Eh, ha. Koko-kain yan. Eh, ha. O, spoiled brat yan. Eh, anong ginawa niya para biliban ninyo? O, siya nagsabi yan. O, sasalita. O, diba? Kayo naman. Si Richard naman, tatanaka pa ba siya bakit hindi nag-i-endorse si Digong? Kailangan ba bang maggaling sa bunganga niya? Eh, yung galaw na lang niya, tignan ninyo. Oh, sabi niya, I'll not in... Andali, baka makita ko. Wala eh. Pero yun sabi niya, neutral ako. Pero boto ko anak ko. Ito tayo para dito. Tiniyak ni Manila mayoralty candidate Alex Lopez na ibabalik sa lokal na pamahalaan ang mga pag-aaring ibinenta ni Manila Mayor Esko Moreno at ng konseho. Ayon kay Lopez, hindi tama na pagkakitaan ang mga ari-arian ng lungsod. Isa sa mga ibinenta ni Moreno at ng konseho ang Divisoria Public Market sa halagang 1.4 billion pesos. Pinapalagan ito ng mga tindera ng Divisoria Public Market. Ang nagbenta, 1.4 billion na. Wala ba? Bariya lang yan, 1.2 billion. Yung ang Parmali,
12 billion yata yun eh. 625,000 lang ang kapital ng family, mga Brad, ha? Nakakuha sila ng deal sa gobyerno, 12 billion, ha? Swerte! Si Isko, so maliwan sa kasiyahan nila po na. So maliwan dito, kung may kumita, alam nyo na ako sino. Di ba? Tatay ko at Mayor Dilim. Eh, dahilan po dyan, unang-una 35 years, 36 years ago na ho, tsaka 30 years ago na ho, yung kay Mayor Lim. Yung presyo po nila noon is imbued with public interest. Gusto natin mura ang binibili po ng mga taong bayan, kaya kailangan mura ang paupa sa palengke. Palagay ko naman, dapat naintindihan ang taong bayan yan na kailangan mura. If we, public service po ang palengke, kaya public market po ang tawag dyan. Ayon kay Lopez, hindi ang pagbebenta ng mga ari-arian ang solusyon kapag nagugutom na ang taong bayan. Servisyong tapat lang anya ang kailangan. Kung kailangan ko nagugutom, panlulowo po yan. Isipin mo, sasabihin mo, City Hall, bebenta ko para sa taong bayan. Alam nyo naman ho, pag nagugutom, magmula ho, nung panahon ni Mahoma, hanggang panahon ni Era, wala naman nabenta dito. At hindi naman namatay ng gutom ang taga Maynila. Manapat, yumaman pa ang taga Maynila. Ang mahalaga po, para hindi mamatay ng gutom ang taga Maynila, magservisyo sila ng tunay at tapat. Hindi puro kalokohan ang iniisip nila, pati yung food pack, pati yung cake na senior citizen, tinitira nila. Ayon kay Lopez, ang mahirap kay Moreno ay gusto pang ibenta ang Manila City Hall, gayong hindi naman ito kailangan. Kung papalaring manalong mayor ng Manila, pangako ni Lopez, babawiin ng pamahalaan ang mga ebidentang ari-arian ni Mayor Moreno. Una-una po, siyempre, eh, ibabalik natin sa siyudad ng Manila ang mga properties na dapat nasa Manila. We will look into the circumstances at gagawin natin ang narangapat po. Justice will prevail. The truth and justice will prevail. At ipaglalaban po natin yan. Ako po ay may tapang at may puso po na ipatupad. Gawin ang dapat gawin po. Shona Yu, Radyo Inquirer, Bayan Nebo. Kaya lagot. Sinabi niya yan eh. Baka kaya niyang bawiin. Eh kung nagkaroon na ng deed of sale at nalipat na pangalan, eh may humahabol eh, di ba? Eh mayor ang humahabol. Oh. Ah, pwede ah. Sana nga. Tiyo, laki yun ah. 1.4 billion ah. Ah, oo. Dami nung ano. Tsaka yun nga, ang dami. Bakit binenta din? Bakit? Napagdiskitahan yung property na yan. Mar Yosef naman tong si Isko. Panahon pa ni Mahoma yan. Oo. Yung divisoria na yan. Pinakamura ho talaga dyan ng mga bilihin. Kaya pala, mura naman pala upa. O, di taas nila yung paupa. Ba't nila bebenta? O. Di ba? O. E, taas ng taas ang mga property dyan eh. O. Ayun nga, sabi niya, magbabayad daw ng ano yung tax yung nakabili. Sa lote. O. Bakit? Saan pupunta yung ano, binabayad? O, saan pupunta? Tsaka wala akong nakaisip ibenta yan. Si Isko lang. Oo, si Isko lang nakaisip magbenta niyan. No? Mga boss, balik mo tayo dito sa ano. Maawa ho kayo. Paulit-ulit tayo. Maawa ho kayo. Baka nga yan, pag si Isko na bagay malayo si Isko. No? At yun nga, nagkakaroon na ng nag-unite na, nagkakaisa na, yung nga sabi ni BBM na magkaisa. Mukhang bago dumating ang ano, eh magkakaisa na. Yun lang, yung mga pride. Pero yung mga sumusuporta ho dito sa mga Pacquiao, Ping Lacson, siguro ba pwede, magising na rin mo kayo.
Oo. Magising na rin ho kayo sa katotohanan, no? Na nakikita nyo naman siguro, may mata kayo, may tenga kayo, nakikita nyo nangyayari sa grounds. Kung gaano kamahal ng tao si VP Lenny Robredo. Oh, hindi gumagasta, abunado pa yung mga taong pumupunta doon. Oh, at kung ano-ano pang regalo ang ibinibigay kay VP Lenny Robredo. Kahapon yung sa Rizal, talaga, eh, hindi ako mas, hindi mababa ang luha ko, pero talaga mapapaiyak ka eh. Oo. Talo pa yata siya dun eh. Parang natalo pa siya dun eh. Oo, natalo pa siya dun eh. Sa lugar na yun eh. Lahat ho ng lugar na kinatalunan niya, eh kung salubungin ho siya ngayon, bihira po yan. Oo, bihira ho yan. Pag natalo ka na sa isang lugar, para kasalubungin ng ganun na parang malaki gagastusin mo. Gagasto ka para makakuha ka ng ganun kalaking crowd. Totoo yan. Natalo ka doon sa lugar na yon, tapos pupunta ka, ganun ang welcome sa'yo ng tao. Aba! Pwede mo ilingay sa libro ng kata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 k
nagbawi kami. Parang nagsisisi kami, ganun ang sigaw eh. Sa akin ha, sa pagkaka-pick up ko ha, kasi sabi ni BP, dito, natalo ho ako dito, babawi kami. Ha? Sa Cavite, nakakita nyo naman. Kung gano'ng karami. Tingnan natin sa Pampanga kung kailan dadating si BP Lenny sa Pampanga. Lahat ng puntahan niyang lugar. Putok. No? Hanggang dito na lang po, mga boss. Mga kakamping, mga kabunyog. Dasal pa rin po. Na sana. Yun nga. Itong kagalang-galang at kataas-taas-taas-taasang Korte Suprema. Nasa inyong mga kamay. Iilan lang ho yan, mga boss. Wala pa ho yata 20 tao yung may hawak ngayon ng Pilipinas eh. 15 lang yata yung nasa Korte Suprema eh. Wala pa hong 20 tao. Wala pa ho. Yan namang nasa sinasabing Comelec and Bank. Eh, pipito yata. Pipito. Yung Comelec and Bank. Na mga commissioner ng Comelec. Pipito. Ha? Bali, pito sa kalabil lima. 22 yata. Diba? 22 katao ang may hawak ngayon ng kinabukasan ng milyong Pilipino. Daang milyong Pilipino sa buong mundo ang may hawak ho, 22 tao, Commissioner, Korte Suprema. Ha? Pero yun nga, pag gumalawang taong bayan, tapos, yung Malacanang nakuha eh. Yan pang Korte Suprema, yan pang Comelec, ang hindi mapasok. Diba? Yung Malacanang napasok eh. Marami pang hinarang doon. Diba? May mga tangki pa. Hinarang. Ha? Walang nakaputok eh. Walang nakaputok doon sa mga tao. Sandamukal na taong panahon ni Cory. Ganon din ng panahon ni Erap. Napasok din ang Malacanang ng taong bayan. Kasi at di naman ho sa inyo ito eh. Kayong mga politiko, hindi naman sa inyo itong Pilipinas eh. Ha? Sa mamamayan po itong mga Pilipino. Pag gumalaw ho mamamayan Pilipino, hindi ho nyo maano, lalong-lalo na yung nakikita. Ito talagang dapat na, sa totoo lang, dapat gumalaw na eh. Yan payagang makatakbo yung convicted. Paulit-ulit, kala ko tuloy na nun eh. Nung nagwawala si Commissioner Rowena Guanzon sa katedral, eh, kulang sa pangil. Kala ko tuloy na nun eh. Kasi nga eh, yun nga, yung boto niya ayaw lang mabilang. Hanggang dito lang po mga boss. God bless po, God bless ha.
Salamat ulo sa mga dumadagdag na subscriber. Shout out Jeff Ramos Nat, Ant Ryan Rimura, Dolor Garcia my friend, Eman Escalona, Jural Jelly, Rohan Jelly, tsaka sa iba pa po mga dumadagdag na subscriber. Salamat to. God bless.